Hello guys, may papakita pala ako sa inyo, kaya ako nag-video. Hindi naman litaw ang aking blato. Gonna to be, parang ano, siguro isa pang pattern, para about. Sandali lang, papatungan ko yung aking camera. Malamig dito guys, kaya ako naka-jacket kahit dito sa loob. Super balot. Ito, ganyan siguro. Yan, lalayo ako. Yan. Tama, lalayo. Okay, ganito. Ipapakita ako sa inyo. Kasi, dati, ang insulin ko ay, 100. Tapos, nung nag-minorok sa, sa pagkain ng carbs, hanggang sa nag-inject ako ng 80. Pero, minsan, sa 80, nag-abnormal pa rin yung sugar ko. So, may napanood ako sa YouTube. Ang pangalan niya, Lendy Ford. Eto, papakita ko siya. 70 years old na siya, pero tingnan niyo yung mukha niya. Ang ganda-ganda niya. Ayan, 70 years old. Di ba ang ganda niya? Dietitian. Certified nutritionist. Eh dahil ako nga ay yung blood sugar ko tinry ko siyang i-follow. At saka, pinanonood ko yung mga palabas niya. Pangalawang araw ko pa lang ngayon. Kahapon, kumain pa ako ng hapon na sandwich dalawa. Pero yung middle of the day, ang kinain ko lang saging at saka Tapos kagabi, steamed vegetable. Nag-order kami sa Chinese restaurant. Ngayon, ito yung kakainin ko. Itong sili na to, ngangatain ko. Ito. Sweet pepper. Yan. Kasama ng ang irarap ko sa lettuce, ito. Naglagay ako ng konting cake kasi pag puro vegetable, bumabagsak yung sugar ko. Kanina ang kinain ko, dalawang poached egg at saka isang slice na brown bread. Ang insulin na in-inject ko kanina, 45 na lang. Kagabi, 50, pero bumagsak yung sugar ko, middle of the Nagganap ako ng glucose tablet, kumain ako ng glucose tablet dalawa, middle of the day. Pangalawang araw ko ngayon, eto, nagiwa ako ng anim na grapes, yun, grapes yun, red grapes. Tapos, kamatis, dalawang kamatis, inalis ko yung buto. Iniwa ko, yan. Tapos, dahon ng sibuyas. Yan, dahon ng sibuyas. Ito, yung labanos na maliliit na ang balat ay pula. Ayan na. Iniwa ko silang maliliit kasi medyo mahina na rin ang ngipin ko. Kaya pinong-pino ang paghiwa ko. Ang timpla nito, konting asin lang. At saka ang ilalagay kong asin, yung ginagamit namin na kumpleto na siya. Yung seasoning ba? Ito siya. Pero konting-konti lang ilalagay ko. Kasi nga dahil... Diba na diagnose ako mataas ang iron ko.
sinusubukan kong mag-healthy living para sa susunod na test ng dugo ko. Ito lang ilalagay ko. Konting-konti lang. Para magkaroon lang siya ng konting lasa. Kung tutuusin, dapat hindi na ako mag-aasin dahil iniingatan ko nga yung kidney ko. Tapos meron kami, ano, di ba yung natatandaan nyo nang naggisa ako ng ano, repolyo kulay violet. Ito siya. Yan ang kakainin ko. Tapos ito. Ito pala, pipisa lang ko ng ano, konting kalamansi. Dati malakas ako mag ano, lemon dahil mataas nga yung ano ko, yung iron. Binabawasan kasi malakas ang content ng iron nito eh. Kaya konti lang gagamitin ko. Pipisilin ko siya ng ano, lemon. Tapos imimix mo siya. Ipapakita ko sa inyo kung paano. Ayan. Nilagyan ko nga itong grapes para may kick. May lasa naman ng konti. Daan ng sibuyas, kamatis, labanos. Yan ang kakainin ko. Tapos, kung paano aanuhin to, irarap ko siya. Para bang yung pagkain ng mga Korean, magrarap ka ng dahon. Yan. Irarap ko siya dito. Tatry ko muna ng puro. Purong salad. Yan. Kung anong, ano niya, anong drama niya. Yan. Dalawang kutsara. Ang hirap niyang ibalot kasi ano eh, puro gulay, walang dumidikit. Kain tayo. Masarap. Masarap sa may gusto. Matabang ng konti, manamis-namis dahil may ano, grapes. Tapos yung ano, masarap 'to kung may isda sa usawan. Kaya nang walang isda. Tsaka nagli-limit nga ako sa ano. Ito naman yung gulay na ginisto ko. Babalot ko siya. Ganun na. Yung asawa ko hindi naniniwala. Isipin mo, kung maipagpapatuloy ko to, siya, ano, dati siyang may diabetes, tapos may mga, ano, iba-ibang klase siyang sakit. Yun, nag-healthy living nga siya. Kaya yung tingnan mo, ang ganda-ganda nga niya. Titingnan, ano, susubukan ko. Gagawin ko yung makakaya ko para ma-reach ko yung goal ko. Imagine, ano pa lang, tatlong araw ko pa lang siya sinusundan. Yung unang dalawang araw ko, hindi masyado serious. Ano, yung insulin ko kagad nakalahati. From 100, naging 50, tapos 45. Kaya yung determinado ako na sundan ko siya. Tsaka pala ano, nagkakape ako, walang asukal, walang gatas. Three days na. Dahil in-stop ko yung ano, yung vitamin ko sa iron, tsaka ano,
wala akong iniinom na vitamin this time. Kinukuha ko na lang sa ano, sa mayamang pagkain. Kagaya nito, malakas to sa vitamin C. Kaya ito yung kinakain ko. Mamayang gabi, kakain namin. Salad pa rin, at saka ano, manok. Ang kakainin ko siguro yung ano, kukontrolin ko yung kain ko sa pitso, yung dibdib ng manok. At saka diba nakwento ko na ano, na ang gulay dito bago namin makuha, punong-puno na ng ano, yung preserving para palaging press pag binenta. Dahil wala naman akong choice, hindi ko kaya mag-organic kasi yung organic mahal. So ito yung binibili ko. Kanina, abang nagluluto ako ng almusal namin, binabad ko na siya sa tubig. Pinakabanlaw-banlaw ko. Para kung halimbawa, mabawas man lang yung toxic. Itong pinapanood ko na to, living organic siya. Organic yung mga kinakain niya. Kaya hindi ko naman siya masundan kasi dahil lang organic dito, mahal. Nakagat yung labi ko. Meron siguro nagmumura. Baka minumura ako ng kabit ng asawa ko. Sabi nga nila, masarap sa may gusto. Okay naman para sa akin. Kung ako lang sanayak sa ganito yung gulay-gulay. Kaya lang, kumakain pa rin ako ng carbs dati. Kaya yung insulin ko, hindi ko siya maayos-ayos. Pero kanina umaga, nag-inject akong 45. Tapos, ang kinain ko, dalawang poached egg. Yung hindi pipriting itlog. Babasagin mo rin, kaya lang ilulublub mo siya sa kumukulong tubig. Doon mo siya lulutuin, walang mantika. Dalawa yung kinain ko kasi wala akong vitamin D. Hindi ako nabibilad ng araw dito dahil lalo na ngayon. Ano ba tawag dito? Nasa ano kami, yung season ng taglamig. Kaya madalang na madalang ka makakakuha ng araw. At kung may araw man, mabibilad mo lang yung mukha mo kasi naka-jacket ka. So, ang makukuha mong ano, ng vitamin D, ano lang, 8%. So, kaya kumain ako ng itlog kasi yung yog ng itlog, ano yun, may vitamin D. Pero hindi rin maganda yung ano, yung araw-araw kang kumakain ng itlog. Kailangan ina-alternate mo. Sa isang linggo, kung makaka-anim ka, pwede pa yon. Pero yung araw-araw, makalabing dalawa ka, hindi rin siya maganda kasi nagiging cholesterol siya nun. At saka lalo na kung prito. Dito naman ang scramble, hindi sila gumagamit ng ano, ng mantika. Isang kutsarang butter, tapos yung itlog. Pag nilagay ng ganon, ganunin mo na siya. Hindi nilalagyan ng mantika. Gumagalaw ang pustiso ko.
mas take ko to salad kaysa doon sa niluto kong ano. Baka itapon ko na yun. Mas gusto ko to salad kahit na walang lasa. Umuuga yung pustiso ko kasi wala na silang kawit. Malakas lang ngipin ko, ngatain kong buong buo itong mga to eh. Yun, iniwa ko na ng maliliit pero yung lettuce, pag nakagat ko siya ng ano, malaki, nagbabara sa lalamunan ko. Yung asawa ko, ayaw niya makinig dyan. Sabi niya, naniniwala daw ako sa mga ganyan-ganyan. Eh, yung anak ko nun, ano eh, nakita ko siya, nag-follow siya sa ano, Planet Fitness. Ano, gumanda ang katawan niya. Kaya lang pag ano, kasi syempre, bata pa siya. Hindi pa talaga siya concentrate sa ano. Nung nakaraan, nag-keto-keto siya. Pumayat. Ngayon, tumaba na naman. Inaawat ko nga siyang kumain masyado ng kanin kasi diabetes din siya. Siyempre magpapa-oos siya sa akin sa harap ko. Eh, pag ano, nakikita ko siya kumakain siya ng kanin. Tumaba na naman siya lalo na nung nagtatrabaho siya sa ano, sa bahay. Kasi dati na nagtatrabaho siya sa Clark Air Base dun sa amin, sa call center. Nag-opisina siya. Kaya lang buhat nung mag-pandemic, binigyan na lang siya ng computer sa bahay. Sa bahay na lang siya nagtatrabaho. So, siyempre, hindi kagaya ng dati yung effort niya. Maliligo siya, mag-makeup siya bago siya ano. Sa bahay, minsan tinatamad siyang tatayo. Minsan nga, meron pa raw yung hindi siya nagigising. So, tumaba siya. Ang trabaho niya sa ano, alagaan niya yung mga anak niya, tapos magtatrabaho pag ano, gabi yung duty niya eh. Kasi karamihan ng call center gabi dahil ang ano nga nila, destination ng trabaho nila dito sa ibang bansa. Ang oras dito sa ibang bansa, pag araw dyan sa atin, gabi dito. Kaya ganun, gabi siya nagtatrabaho. Kaya yung pag ano, minsan pinatutulog niya yung bunso niya. Yung apo kasing bunso, ano na siya, 11 yata, kung 10. Yun. Makananay, pag ano gusto niya matulog yung katabi niya si mama niya. Minsan, nung nagtatrabaho sa base yung anak ko, minsan 3 o'clock na nung ano sa Pilipinas. Gising pa yung apo ko, tapos magte-text siya, sabi, lola, hindi ako makatulog. Ganon. Kaya, ngayon pandemic, gusto ko rin sana kasi nakasama ng anak ko yung mga anak niya, yung wala ka bang alalahanin. Eh, nung nagtatrabaho siya, sa bagay yung manugan ko, nandun naman ang gabi. Kaya lang, syempre, dahil pagod yun, nagbe-business yun ng ano, itlog. Pagod maghapon, pag nagde-deliver siya ng mga itlog. Paggabi, tulog na tulog. Kaya yung apo ko, yung parabang naaano siya mag-isa, mahirap makatulog. So, nung nagtrabaho yung anak ko sa bahay,
ano na rin ako, yung parang okay na rin sa akin. Kaya lang nagka-problema naman ang anak ko sa sweldo. Yung sinusweldo niya dati sa office, pareho naman ang trabaho niya sa bahay. Binabaan nila. Kaya ngayon, nagre-resign yung anak ko. Masarap to. Kung, lalo na siguro kung kumpleto yung asin niya. Mamayang gabi, kakain namin manok at saka gagawa ako uli na salad na ganito. Yung asawa ko, maano din siya, maano din yung sugar niya. 4 na metformin ang tinetake niya. Ah, siya nga pala. Kaninang umaga, hindi na ako nagtake ng metformin. Dahil ang dose ko kasi dati, 1 metformin pag umaga. Tapos, 100 sa umaga, 100 sa gabi yung unit ko sa insulin. Kaninang umaga nga, 45, tapos wala na akong insulin. Kahapon, yung 50, mayroon pa akong metformin. Kaya bumagsak siya ng ano, pagka madaling araw. So ngayon, hindi na ako nag-metformin. Insulin lang, 45 ano, units. Diba? More than ano, kalahati. Kaya ano ko yung determinado kung ipalo ko yung ano, yung pinapanood ko. Yung asawa ko mahirap paliwanagan. Sa pagkain nga kagabi, ang kinain ko is steamed vegetable. Tapos siya kumain siya ano, french fries at saka ano ba yun? Hamburger. Sa ano kami bumili? Sa Big Mac. Ang Big Mac. Burger King. Uubusin ko to kasi ito may grapes. Kasi kung puro gulay lang ang ano. Yung gulay kasi abang tumatagal, bine-burn yung sugar mo pababa ng pababa. At least mayroon siyang ano, mayroon siyang kick na panlaban ng konti. Nilagyan ko na 5 grapes. Gusto kong gumaling kasi marami pa akong gustong gawin. Marami pa akong ano, gusto kong tulungan yung mga anak ko. Mayroon pa akong gustong abutin na goal ko na hindi ko nagawa nung nag-abroad ako sa Bahrain. 12 years ako sa Bahrain dahil unang-una open hand ako. Tapos ano ba yung parang kahit to Karen, kasi pag sweldo ko, padala ko sa Pilipinas, ganun. Naging breadwinner din ako isang beses. Yung nga 12 years na yon, may pamangkin ako, may kapatid ako, may anak akong pinaaral ng college, tapos yung mama ko naggagamot. Kaya wala akong naiipon, dumadaan lahat sa put yung 12, ano. Pero hindi ako nagsisisi. Masaya ako kasi kahit pa paano, mahal ako ng pamilya ko. Tsaka masaya ako. Galing sa puso ko yung ginawa kong yun. So this time gusto ko kahit papano yung may maitulong naman ako sa mga anak ko. Yung kahit na ano, maliit na bahay lang ng posporo. Sa totoo lang wala kaming bahay. Nangungupa lang kami. Iniwan ko yung mag-asawa yung anak ko. Sa bagay yung anak ko may future yun. Lalo na pag nakapunta ng Canada. Paalis sila. So pero iba rin yung may pag-iiwan ka sa kanila. Kahit na kasi laki lang ng posporo na bahay. Nangangarap ako magkaroon.
So, yun lang muna. Sinier ko lang kung ano yung tanghalian ko. At saka yun, tinatry ko mag-healthy living. Second day na to, sinier ko. Bukas hindi ako magbibidyo. So, after tomorrow. Every 2 days. Kasi kung every day ako mag-ano, papakita ko yung kinakain ko. Baka maboring naman kayo. Every 2 days, magbibidyo ako ng healthy living. Para ina-update ko sa kayo. Tandaan nyo, ang itsura ko ngayon, malaki yung chan ko, tsaka ano. Pero, ang improvement sa akin, yung sugar ko. Yung sugar ko, bumaba na siya, mahigit sa kalahati. Kaya kung gagawin ko ng gagawin to, alam ko, siya dati siyang insulin dependent. Ngayon, hindi na siya nag-i-insulin, at tsaka hindi na rin siya nagagamot. Sana ma-reach ko yung goal ko. 70 na siya, ako 50 pa lang, 53. Siya 70. So, yung magagawa niya, kung siguro magiging terminado ako, magagawa ko rin. Kaya, yun na muna. Maraming salamat sa panonood. Nag-break yung asawa ko. Sabi niya, ba't di ba daw kumain? Sabi ko, mamaya na pag alis mo. Hindi niya alam, magbibideo ako. Kasi gusto kong i-share sa inyo yung ano, second day of ano ko na may ano, mayroon siya kagad na, may nakita ko kagad na ano, na resultang maganda. Kaya determinado ako. Maraming salamat sa panonood. Kelsey, I love you. I love you din sa mga kids mo. Salamat sa walang sawang panonood. At saka yung friend mo, nakalimutan ko tuloy yung pangalan. Alam mo na yung mayroon akong mental blocker. Kaya minsan nakikita ko na yung anon. Pero i-read ko siya uli mamaya. Friend mo raw siya. Salamat din sa ano, panonood. At saka magbibideo ako uli ng mga ano. Yung Christmas light kagabi, kinuhanan kong gano'n. Hindi ko alam, hindi na pala umaandar yung phone ko. Nung nakita ko ko konti. Pero next time magbibideo ako hanggang dito, hanggang doon. Maraming naglalagay ng Christmas light dito. Ano sila, bongga sila maglagay ng Christmas light. Kaya magbibideo ako uli ng gano'n. Tapos isi-share ko yung healthy living ko para tingnan natin kung ano yung improvement, di ba? So, yun na muna, mga anak. Noemi, Rai, Jane, Keng Keng, Bestie Sheena, at saka si ano, kabayang Marley, at saka si Gloria. Maraming salamat sa ano, walang sawang panonood. Kabayan, ina-appreciate ko yon. Ingat kayo lahat. I love you. Kelsey, salamat na. Salamat, Ming. I love you.